Morning, good morning. Eto na naman tayo ngayon. Welcome to our channel. Galing lang namin sa palengke. So, tingnan natin kung ano yung dala natin galing sa palengke, guys. Kung ano yung mabubuo natin na menu for the day, kung ano yung papwede dyan. Sa yan. And ito. So, ngayon mag-adobong sitaw tayo at saka sinigang sa nabangos. Ayan. So, makikita nyo, perfect. Although, yung sinigang ko, guys, hindi siya ganun ka-kompleto kasi since na nasa subdivision, medyo hindi talaga lahat ng kailangan mo nandyan lahat. So, tulad ng talong, kulang siya sa talong. And then, okra. So, yun yung availability lang yung inaano ko ngayon. And then, syempre, yung papasok din sa budget natin. So, kaya meron tayong kangkong, sitaw, at saka radish. Ayan, para sa bangos na sinigang. At saka, ang good news, dadamihan ko siya ng kamatis or tomatoes. Ayan. And then, dito naman, yung ingredients na to, very rich in protein. Bakit? Itong string beans natin, no? Ayan, sitaw. And then, we have chicken. So, yun yung ihahalo ko. And then, mayroon akong twist na gagawin mamaya. Panoorin ninyo yung twist na gagawin ko. Tokwa. Yung tokwa, ang gagawin ko, dalawang klaseng paghalo ko dyan para mas makita natin. And of course, ito yung ating toyo at ang ating suka. Uy, yung dato puti natin, no? Baka naman. At saka yung marka pinya na sukang puti. Yeah? And of course, yung mamasitas para sa ating adobong sitaw. Kulang. Hindi makukumpleto ang sinigang na bangos kung walang sinigang mix, di ba? So, mas preferred ko pa rin yung original na sinigang sa sampalok ng North Sinigang. Ayan. Ngayon, si lahat yan, yun yung ingredients natin. Although yung luya, wala pa dito. Pinapabili ko pa lang. Okay, so yung feature natin ngayon is regarding sa luya. Kung anong meron sa ginger. So, ang ginger, meron siyang anti-inflammatory na components or anti-inflammatory. So, maganda siya sa mayroong mga problema sa. So, i-highlight natin ngayon, syempre, ang sibuyas at saka bawang. So, sa total healthy lifestyle na natutunan ko or aking napag-alaman na ang bawang at saka sibuyas ay hindi siya ganun ka lagi-lagi na ginagamit pagdating sa total healthy lifestyle kasi meron siyang sariling natural antibiotics at saka dito gagamitin natin siya. At saka maganda nga siya tulad ng nabigay ko noon na tips. Maganda ang bawang at saka sibuyas. Ang bawang, maganda siya sa barado na ugat. So yan ang bawang, so garlic. So kung meron tayong dapat na i-address sa garlic, comment below na lang sa mga gustong matutunan pa kung ano yung pwede natin magagawa sa garlic. And then yung onions. So nowadays, lalo na sa mayroong mga problem naman sa asthma or maganda itong onions. And then guys, itong tokwa, bakit ko nasabi na high protein diet itong atin na meal for the day ngayon? Una, yung chicken, meron tayong chicken, and then meron tayong tokwa. As we all know na ang tokwa din ay galing siya sa Yum's family ito, kung saan
beans ay maganda siya sa good for the heart. Maganda rin siya sa arthritis. Ayan. Sa may mga rayoma. So, alamin natin kung bakit. Mamaya, mag-trivia ako bakit maganda siya sa arthritis. Contradict doon sa mga nagsasabi na hindi siya po pwede ang legumes family sa may mga arthritis, mataas yung acid, and so on. So, mamaya, trivia ko yan sa inyo. And then, watch out guys for more information regarding sa mga ating mga ingredients. So, kasi hindi lang naman tayo nagpapakita ng kung paano lulutuin ang ating mga ingredients. Kundi, ang pinaka-purpose ko dito sa aking videos or vlog, just to inform each and everyone kung ano yung mga healthy benefits ng bawat pagkain na dapat natin kakainin every day. So, watch out! Okay. Okay na lahat ng ingredients natin para sa sinigang. Yan. Para sa sinigang. And then ito para sa adobo na sitaw na may chicken adobo. Sitaw adobo with chicken and tokwa. Ayan. So, very healthy meal for the day. Mag-start na tayo. Nagbo-boiled na tayo ngayon ng water para sa sinigang. And then, lalagyan ko na yan. Sibuyas at saka kamatis. Nailagay na natin ang ating kamatis, sibuyas at saka yung konting luya para mas maganda yung hagod ng lalamunan natin na merong ginger. Okay. Yan, kumukulo na siya. Ngayon, ang gagamitin natin ay ang ating gagawin is ilalagay natin yung ating sinigang mix. Yung sinigang mix, ang ginagawa ko, nilagyan ko muna siya ng mainit na tubig sa baso bago siya natin ihalo para mas mananam at nakaano na siya. And then, saka natin ilalagay ang fish. So, nakalagay na yung sinigang mix. Ngayon, ilagay na natin yung fish. So, once again, itong menu na to is good for ngayon, 7 yung ating kakain kasi nandito yung aking kasama namin, kaya dito kami lahat. So far, see you later. 5 minutes, lalagyan na natin siya ng salt at saka patis. So yung Lorin patis natin, nilalagay ko na siya dito at saka hinalo ko na yung salt para taste good naman siya. Ngayon, ang gagawin natin habang nakalagay na tayo ng salt at saka patis, ilalagay na natin ngayon ang ating beans or sitaw and then yung ating steam ng kangkong. Ayan, so ilalagay na natin. Tapos, kasi mas ano yan, mas matigas compared dun sa kangkong. And then, isusunod na natin. After a few seconds, ilalagay na natin yung radish. And then, papakuloy natin siya ulit for about 3 minutes. So, ilalagay na rin natin yung nakalagay na rin yung radish. So, ang gagawin natin ngayon, papakuloy na naman natin siya ulit. At ang good thing pala dun, ang radish din ay meron siyang anti-cancer na
effect. So, and then take note, napakaganda niyan sa health din when it comes to health benefits. Sobrang ganda ng radish. Isa yan sa aking mga Ngayon, cook na yung ating ano. Okay na, para ilagay natin yung last na kampong na leaves. Okay na. And then, lalagyan natin siya ng sili. Ayan. So, sinigang na talaga siya. We're almost done. Ayan. Lutong-luto na siya. Kulong-kulo pa. Ayan. Ang sarap yan mahinigop ng sabaw na mainit. Sa halagang 150, ayan na ang finished product. Before anything else, tayo muna ay magsha-shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout dyan. Dadang, shoutout. Ayan, shoutout din pala kay Ma'am Angeline Limos, isang vlogger din, na isa sa mga nag-support din sa ating vlog. Ma'am, thank you. Start na tayo magluto ng adobong sitaw na merong chicken with tokwa. Ayan, so guys, naglagay na tayo ng cooking oil kanina. Ayan, bawang naman. And then yung bawang kailangan maging golden brown. Pag na-fried na natin yung bawang, tapos golden brown na siya, silalagyan na natin ng sibuyas. But before anything else, kukuha muna ako ng para sa toppings mamaya. Diba? So, para kasi mas maganda pa rin yung merong toppings na fried na bawang. Ang sarap at ang bango ng amoy. O nga pala, hindi ko na nga pala pinakita sa inyo yung pagpa-fry ko kanina ng ating tokwa. So, ipina-fry ko yung half ng tokwa and then yung half naman, half cook ko lang siya para idudurog ko siya mamaya. Kaya kahit na yung mga bata, pwedeng kumain dun sa lulutuin natin na ano na adobong sitaw. Napakasarap. At the same time, napaka-healthy. Kasi laging mahalaga ang kalusugan ng ating pamilya. Kaya dito sa aking vlog, welcome ang lahat. Mapabata man o mapamatanda, may gusto man na marating sa health, ay pwede ko din mabibigay yung advice when it comes to health concern. Ano ang ginawa mo? Ayan. Pinipito muna natin yung ating tokwa. Yan, so pakuluin natin siya for about 5 minutes to 6 minutes. So luto na yung chicken natin. Nilagay na natin, shortcut ko na lang to guys. Nilagay ko na yung, hindi ko na naipakita sa inyo yung video kanina regarding sa chicken. Nilagay ko yung chicken, tapos nilagyan ko ng vinegar at saka yung toyo. At nilagyan ko ng water and then, ayan, kumukulo na. Nilagay ko na yung half ko na tokwa at saka yung beans. And then, itong fried na tokwa, gagawin ko dito ay itatoppings natin yan mamaya, guys. Ayan, ilalagay na natin ang Mamacita's oyster sauce. So, pag nag-adobo ng kangkong, mainam din lalagyan din ng Mamacita oyster sauce. And then, ang perfect doon ng lasa. Ngayon, medyo saucy ang ating, ano, ang ating ginawang adobo. So, medyo may sabaw kasi nga may lalagay tayo pang top. Ayan, yun yung finished product natin. So, nilagyan ko siya ng bawang sa ibabaw. So, yung malalaki kanina na tokwa, ang ginawa ko, dinurog ko yon. And then, lagyan natin ng toppings na tokwa din. So, may chicken dyan ha. So, ayan. So, very rich in protein yan. Adobong sitaw na mayroong tokwa at saka chicken.
Ayan, yun yung finished product natin. So, nilagyan ko siya ng... ang bango ng bawang. Promise. Ayan. Grabe ang bango. Ayan. So, ganyan siya. Very rich in protein at the same time. Napaka-healthy na niyan, guys. Sa buong family, actually, mas malakas kaming kumain ng gulay. Kaya, yan, ubos namin yan mamayang lunch. And then, yung dinner pala natin, naisip ko na kung ano yung dinner, paksiw na isda mamaya ang lulutuin namin. It's dinner time! Matang bakang paksiw. So, natapos na natin yung for the whole day natin. And have a nice day, guys!